Alright guys, so tapos na natin yung box ng ating fishing rod. So abangan nyo ang ating field test nitong mga items na to, especially yung rod at yung reel. So ang susunod naman natin yung box ngayon ay ang fishing reel. Ito ay ang Canisen Nix Ultralight Trendsetter. So ito yung day. Basa dyan day. Ewan ko kung bakit tatlong Y. Siguro day. Ganun yan siguro basahin. So series 1000 itong fishing reel na to. Good for ultralight. At ayan, ipapakita ko sa inyo details. So ayan yung model. Model, bearings, gear ratio, retrieve return. So ayan ang kanyang model is Day 1000 series. Ayan. At ang bearings is 9+1. And yung gear ratio is 5.2:1. So same. One turn is 5.2 or 76 centimeter retrieve per turn. So yun 76 centimeter sa isang turn ng knob. And then max drag nito is 2 kg. Tapos yung weight mismo ng fishing reel is 192 grams. At isang napakagandang bagay dito sa fishing reel na to is meron siyang dalawang spool. So isang shallow, isang deep. So dun tayo sa shallow, ang mailalagay niya na braid line dyan is yung 4 pounds, 100 meters or 0.10 millimeters. Yun ang capacity niya. Tapos dun naman sa deep, ayan, 6 pounds, 300 meters or yung 0.12 millimeters. So maganda. So kung gusto mo magpalit-palit lang, tatanggalin mo lang yung spool, then kakabit mo yung isang spool. So ayan. Alright, so tara, let's open it. Ayan, papakita ko sa inyo ang loob. So by the way, ito ay may spool na dun sa deep niya. Sa deep spool, nilagyan na ng braid line. At yung nakalagay na braid line dyan is 2 pounds na siya. So ito yung isang spool niya, yung shallow. Ayan, maganda. So ayan, makikita nyo yung capacity. Ayan, kung interesado kayo dito sa fishing reel na to, is just contact us, send us a message. Maganda itong pang ultralight. So ayan, yung mono, yung capacity ng mono, tsaka yung braid. Ayan. Ayan yung shallow. Ito naman yung deep spool. So ayan, napakaganda nyan. Ayan yung braid line nito is 2 pounds na. So ito yung brand ng braid line. So 2 pounds siya. Masusubukan natin din ng tibay. Ayan. At yung knob na ito is maganda eh. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan o, yung knob, cork knob. So ayan, ang ganda. Ayan, so ayan, ikabit natin yung knob niya. Ayan, ganda na ito. Smooth ito. Masusubukan natin sa field test kung gaano ka smooth, gaano kaganda ang performance nito. Hindi siya mabigat ha, magaang siya. So ayan, napakagandang siguro para i-pair dun sa fishing rod ito. So ayan, at ito nga pala, itong fishing reel na to is may kasama ng bag. So protector niya pag ginamit nito, pwede nyo siya ilagay lang doon sa bag niya or i-cover, coveran, para hindi nag-agasgas yung fishing reel niyo, para protected siya. So ayan,
Ilagay natin yung bag para makita nyo kung paano naman. Ito yan na nga. Ilagay natin yung bag para makita natin kung gaano yung kaganda. Ayan. So, yan pag gano, syempre pag mag-fishing kayo, lagay nyo lang yung cover nyo para safe ang ano, safe ang fishing reel. So, ayan. Diba? Ang ganda. Safe na safe ang ano nyo yan, fishing reel nyo dyan. Ibang fishing reel walang kasamang ganyan. So, ayan, ito may kasama lang ganyan. So, para safe. Para safe na. Okay. Alright, so tapos na tayo mag-unbox ng ating fishing reel. At meron ako ipapakita sa inyo na available din, mabibili sa reels and rods. So ito, itong soft bait na to is may jig head siyang 1 grams. So gagamitin din natin yan sa field test para dyan sa fishing rod at reel natin. So maganda yan. Okay, so ito pa, meron pang ano, ibang type ng soft bait. So dyan, yan yung ano natin, yung soft bait. Lahat yan yung mga, yung soft bait na yan is binigay din ni Brad Jerome. So ayan yung jig head niya is 1 gram, Borudo. Yung soft bait niya is Borudo. Ayan. So ipakita ko sa inyo. So para siyang uod na maliit. Malakas yan sa mga snapper, sherry, lalo na yung mga red snapper, yung tinatawag nating Nora. So ayan, susubukan natin sa field test yan. At ito yung 1 gram na jig head. Napakaganda ng 1 gram na jig heads, lalo na sa kapag ang main line mo is 2 pounds at gamit mo is ultralight rod. At yung tip niya is napaka-sensitive. Gaya ng Ryobi Mugenkai 682UL. So, ma-feel na feel mo yung pagsak, yung activity ng lure mo sa ilalim. So, ma-feel mo kapag yung kagat ng isda. Talagang, ano, ma-feel ng rod mo. So, ayan. Parang mga uod lang na maliliit. Ayan. So, 3 colors siya. May white, orange, at green na medyo transparent ang ano, natura. So, ayan. Excited na ako para sa field test nitong gamit natin na bago. Alright. So, ayan. Napakita ko na po sa inyo lahat ng ating mga items na i-field test. So na yan, box na natin lahat. At ayun nga po. So abangan nyo na lang ang ating field test ng mga items ito. So para sa mga nandito sa Qatar, kung interesado po kayo dito sa mga items ito, lahat po ito is available sa ating Facebook page na Reels and Rods. Pwede nyo rin pong i-message ang Facebook profile ni Jerome Pascual. So yan, Jerome Luna Pascual. So, and syempre, huwag nyo pong kalilimutang i-follow and like ang page nila. Syempre, kung bago po kayo sa ating channel, don't forget to subscribe, like and share. At ito, especially itong video na to, huwag niyo po kalimutang i-like. At please help me to reach 2,000 subscribers. Please support our channel. And meron na nga po pala tayong Facebook page. So ito po yun, Jack Fishing TV. So please follow and like our Facebook page. At lahat ng details po ay ilalagay ko sa description box. Alright. Alright guys, so thank you. Thank you very much for watching. Mabangan nyo lang po ang ating field test. So thank you guys. God bless to all. Alright, so thank you. Amazing.